Hapon, lista tayo sa foreign trips. Let's go to black sand mining. Talamak po yung black sand mining ngayon sa Pilipinas. Nagkalat po yan sa iba't ibang lugar. Zambales, Cagayan, Ilocos, Mindoro, etc. Now, ang nasisira dito yung river, shoreline, and offshore. Ang pinagtataka ko, Madam Sponsor, why are we not doing anything, the DNR, to stop this? Kasi po, ito po yung modus operandi ng mga operator. Sila lang pong kumikita rito at hindi po kumikita yung ating bayan. Pinapalabas na quarrying and dredging. So therefore, all they need is a permit from the LGU para sa tinatawag nilang dredging para mapalawak yung river. Pero wag ka, nagba-black sand mining na pala sila. At marami po silang na nakukuha na black sand at itong pinakamatindi. Yung pong mga mangingisda nga natin, tinataboy na po sa West Philippine Sea ng Chinese Coast Guard. Nag-encroach na po sila sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. And now yung ating mineral at natural resources tulad ng black sand, dinadala natin sa China because a majority of this black sand mining goes to China. At ang kumikita lang, China and the operator and the government doesn't make a single penny except of course LGU na nabibigyan ng bahagi dito sa pamagitan ng taxation and of course pagkukuha ng permit. Kaya lang ginagamit nga kanina, sabi ko, quarrying and dredging. That's the modus operandi. So, gusto lang hon sabihin ng DNR sa inyo that the DNR never issued government permit with this. It's the local government nag-issue ng local permit. Mr. President, Madam Sponsor, I did not say the government. I said the LGU. Yes. Kaya nga, ang gusto kong mangyari sana, kung talagang pro-environment po ang ating DNR Secretary, then I challenge her na mag-issue na po ng department order to stop this kabulastugan na minimina po ang ating black sand dito sa Pilipinas at dinadala sa China. Why don't we put a stop to this? Can you do that? Sila po ay nagpunta na sa Pag-asa Island to establish the Philippine DNR presence there to increase our monitoring of this black sand mining. So, ipinapromise po sa iyo ng DNR that they have made the presence felt and they will try to stop this black sand mining. Is that right? Yes. Really? Yes. Hindi nga. Hindi nga. Walang biroan po. Mr. President, Madam Sponsor, totoo ba? Hindi ba kayo nagbibiro? Kasi kapag kayo po ay panindigan yan, sasamahan ko po kayo. Lantarang po nagkakaroon ng black sand mining dyan sa Zambales. Alam ko po yung mga site. Gusto nyo po, bukas na bukas, puntahan po natin yun at mapapahiya po ang DNR. Puntahan po natin yung site sa Cagayan at puntahan po natin yung site sa Ilocos, sa Mindoro, mapapahiya po kayo. Sabi nyo, monitoring, puro na lang monitoring. Ang gusto ko po, hindi monitoring, implementation, hulihin kung talagang ayaw nyo po magkaroon ng black sand mining. Huwag yung po puro monitoring kasi madaling gamitin yung salita monitoring. Ang sa akin po, dapat meron pong aksyon. Na yung sinasabi nyo, na wala kayo nakikita, then tomorrow... Hindi, may nakikita sila, alam nila. Kaya lang, ang nagbibigay ng permit is yung local government. I know. And supported by the local government. Exactly, Mr. President. Gusto nila, natulungan sila ng DILG kasi ang ikokontrolin mo yung local government. Exactly, Mr. President, Madam Sponsor. Dapat mag-issue ng MPSA, yung Mineral Production Sharing Agreement, nang sa gayon makinabang po yung ating gobyerno, yung ating bayan. And then magpalabas ng department order, ang DNR na kailangan may MPSA ang lahat na nagba-black sand mining, aka quarrying or dredging, at kapag halimbawa hindi po sumunod at patuloy pa ang ginagawa yon, so implementation-wise, pwede na pong gamitin dyan yung power ng ating DILG to the PNP para paghuhulihin sila.
And we can all also use the Bureau of Customs because yan po ine-export sa China. Sabi po ng DNR, yung local government, DILG daw, local government ang nag-i-issue ng permit dyan. According to the rules, 5 hectares and below, local government. Sila daw, wala pa silang nai-issue permit dyan. Kaya, it's always the local government. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Then in that case, meron po dyan sa Zambales na more than 5 hectares, then bakit hindi nyo po puntahan yon? Ang point ko rito, kung talagang pro-environment ang ating DNR Secretary, mag-issue siya na department order, I challenge her, na saying there is now an order putting a stop to all black sand mining. Blah, 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 blah. They cannot though stop 5 hectares and below. They can only stop you more than 5 hectares because it is the power of the local government to issue 5 hectares and below. So if it can be determined that it's more than 5 hectares, then they can stop it. Go to Zambales and you can see that baka ginagawa po nila, ini-issuehan nila pa 5 hectares para under the DILG. Kapos hindi, iba-iba ang pangalan. Okay kasi, nga, Mr. President, Madam Sponsor, so alam niyo yung modus. So alam niyo pala yung modus, so bakit hindi niyo po buwagin yung modus na yan? Kayo po mismo nagsabi from your mouth na iniiba-iba yung portion, hinahati-hati. So they promised to work with DILG and DPWH to be able to enforce that. But for the meantime, Mr. President, Madam Sponsor, mag-issue ng department order ang DNR kung talagang pro-environment sila, stating na yung black sand mining is illegal from now on at wala na pong magba-black sand mining dito sa Pilipinas using the pretext na yun ay quarrying or dredging. At yung mga hindi sumunod ay huhulihin because right now, like I said for the second time, ini-export po to sa China. Anay kinabang po yung China. Alam naman natin lahat yan. Exactly. Alam po natin yan, Madam Press, Madam Sponsor. Yeah, but, so what are we going to do about it kung alam na natin so yan? So they will issue daw a department order prohibiting black sand mining according to the law. Oh, yes, and then, according to the law. Kung halimbawa magpalusot yung local government, then they have to coordinate with DILG and DPWH to stop that practice of the local government. Common knowledge naman po na talaga may gusto nito local government. Good. So, if I heard it right, sabi po ninyo, Madam Sponsor, Mr. President, so mag-issue na po department order ang DNR banning black sand mining in the Philippines. Okay. Did I hear it right? Yes. Okay, very good. I'll take your word for it. And gusto ko pong makita yung pong ipapalabas yung department order. Give me a copy of it. And everybody's going to be happy. Even the Filipino people. Okay.